Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, i-check natin yung binili ko sa Shopee. Okay? So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so itong package na to guys is i-unpack natin or unbox. Okay? So, binili ko siya sa Shopee guys. Matagal na to guys, nakatambak lang dito sa bahay kasi medyo busy tayo. Okay, so ayan, mabukas na siya. Oh, balot na balot, ang laki ng balot. So tabi ko muna to. So, ito yung binili natin guys, 100 pieces na RJ45. Okay, so ayan, makikita nyo, Chinese. Okay, so buksan natin, ayan siya. Okay, ayan, so itong RJ45 na to guys, is matagal ko nang ginagamit siya. Okay, so bumili lang ako ulit kasi ubos na yung previous na binili ko na RJ45 sa kanila. Dati kasi ito ang gamit ko. Ayan yung comlink. And inayawan ko to guys kasi ano, tawag na ito. Pag ikikrimp mo siya sa Cat 6 na UTP cable, yung pang outdoor, yung kulay itim. Ayan, nababasag yung kanyang ito. Nakikita ba? Wait lang guys. Ito. Dito. Ito, nababasag. So, ang tendency na ito guys, pag nabasag siya, is lumuluwag yung puppet ng mga pin. Okay, so, pagka nabasag siya, madali siyang mahatak, tsaka imbis na nakalock siya, naglulus yung puppet ng RJ45. So, pag tinwist mo ng ganyan, nag-ano siya, nagtitwist siya. Okay, alam naman natin yung Cat 6 na pang-outdoor guys, is sobrang kapal. Okay, kaya naisipan ko bumili na ito guys dahil nga, ayan, shielded siya. So, na-disappoint ako dahil sa pangyayaring yun. Okay, tapos ang kinayawan ko pa dito guys sa RJ45 na to guys is makikita nyo, di ba, tagusan siya. Ayan, hindi naka-align yung tagusan niya. Okay, hindi tulad na ito guys. Mamaya i-check natin. Yung tagusan nito guys is pantay-pantay sila. Ayan, nakikita nyo. Ayan, alternate sila. Okay, tapos ang kinayawan ko rin dito sa RJ45 na to guys is pag gagamitan ko ng pang crimp na ganito. Okay, ito kasi yung ginagamit ko na pang crimp. So pag i-crimp na natin siya guys, mapapansin nyo meron ditong yan, ayan, nakikita nyo yung ito, yung nasa dulo na isa, tapos yung nasa kabilang dulo. Ayan, so pag i-crimp ko siya, ano, tawag na ito. Ito lang yung mga nasa pinakagitna lang yung nakakat na cable. Yung dito naman, nakakat naman din siya, yung nasa dulo. Ayan, kaso hindi siya gano'ng kaganda pag nakat na. Kasi umuusli yung kanyang wire. Ito yung binili natin na pangalawang beses na. Ito na yung ginagamit ko talaga. Tsaka ano siya guys, makunat siya. Hindi siya madaling mabasag tulad nito. Ayan eh. Ay, mapapansin nyo yung kulay niya. Okay. So, parang anlutong niya. Ito, sobrang kunat na ito, guys. Ayan, kuha tayo na isa. Ayan, nakikita nyo yung kulay. Ang difference ng kulay nila. Ayan. Ayan, makikita nyo rin yung tagusan niya. Ayan. Teka. Dito tayo sa puti. Ayan, nakikita nyo yung tagusan niya. Ayan, naka-align siya. So, ito, guys. Tested ko na to guys, ilang beses na ako nagki-crimp ng ganito. Ayan. Siguro nabalian ako ng ganito mga 3-5 beses lang. Ito, sobrang dami talagang bali ko dito guys. Okay. Partida guys, ah, hindi pa shielded to na ano, metal. Ayan, oh. Hindi pa siya shielded, pero pag kinrim ko siya gamit yung Cat 6 na outdoor, yung kulay itim, kaya nga yan niya. Okay, so mapapansin nyo din guys, ayan, makapal siya. Di tulad ng ibang typical na RJ45 na manipis lang. Tapos pala guys, pag ikikrimp mo siya guys, ito, uumbok itong sa ibabaw. Pero pag umumbok yan guys, hindi siya agad nababasag. Ayan.
Hindi tulad na ito, guys. Hindi nga siya uumbok. Kaso, ang problema, ito yung nababasag. Yung pin niya dito sa gitna. Ayan, yung parang lock niya. Okay, so, ito, ititest natin, guys. Ikikrimp sa Cat 6 na cable, outdoor, indoor. Ayan, tingnan natin kung gano'ng kaganda pag ikikrimp na natin siya. Okay, guys. So, ito, nag-ready na ako ng dalawang Cat 6 na indoor. Ito, kulay blue. Tapos, dalawang Cat 6 na outdoor, yung black naman. Okay, so gagawin natin, magkikrimp tayo ng binili ko na bagong RJ45 tsaka yung comlink na luma ko dito sa Cat 6 na outdoor. So ganun din ang gagawin natin dito sa indoor. Okay, a few moments later. Okay, guys, so tapos na akong magkrimp. Ayan, mapapansin nyo may mga RJ45 na yung mga dulo ng UTP cable natin. Okay, so hindi ko na pinakita yung video, guys, kasi sobrang haba. Matagal mag-crimp, guys. Lalo pag ito yung ikikrimp mo, guys, yung kulay team. Ayan. Kasi matigas talaga to, guys. Okay, so mag-start tayo sa Cat 6 na indoor. Okay? Okay, guys, so ayan, makikita nyo, maganda yung pagkakakrimp nila parehas. Okay, so yung kulay ng RJ45 natin na bago, which ito, ito naman yung luma na comlink, ito. So, ayan siya, guys. So, makikita nyo, tagusan sila parehas. And magkaiba lang yung style ng tagusan nila. Okay, tapos ito, guys, yung sinasabi ko kaganina na problema ng comlink. Kaya pala mabilis mabasag tong lock dito, guys. Kasi mapapansin nyo, ayan. Parang dalawang plastic lang yung nakakonect sa kanya. Okay, so ito. Ayan, kikita nyo dito, tsaka dito sa kabila. So, yun pala ang reason kung bakit siya nababasag pag ikikrimp natin. Okay, so mapapansin nyo naman din sa binili natin bago. Ayan, halos makapal siya. Ayan, as in wala siyang butas. No? Kita nyo. Ayan, kaya mas recommended ko itong binili natin na bago kaysa dito sa may comlink na to. Okay, ang gamit ko nga palang color coding dito, guys, sa pagkikrimp ng UTP cable is white orange, orange, white green, blue, green, white brown, brown. Okay, so ilalagay ko lang dito sa taas yung color coding niya kung gusto nyo i-try. Pero pare-pares lang naman yan, guys, depende na lang kung straight through or crossover nyo gagamitin. Okay, so doon naman tayo sa Cat 6 na outdoor. Okay, ito yung matigas, guys. Ayan, so mapapansin nyo, maganda rin yung pagka-crimp natin. Same lang din ng color coding, guys. Ayan. Tapos ito, makikita nyo, medyo ayan, umbok siya konti. Pero konting-konti lang, hindi naman halata, guys. Ito yung binili natin na RJ45 na bago. Ayan. Okay, so mapapansin nyo. Tingnan natin, ayan, walang basag, guys, yung lock niya. Ito naman yung comlink na RJ45. Ayan, makikita nyo pa rin, guys, yung balat ng Cat 6 na outdoor. Tapos yung dalawang plastic na tinuro ko kaganina. Okay, ang kinaganda lang kasi nito, guys, is shielded siya. Ayan, medyo, may protection siya. Okay, kaso nga lang, yun nga, ito yung nakakadismaya sa kanya, guys, kasi nababasag talaga. Ayan, mataon lang hindi siya nabasag ngayon. Tapos, hindi siya umbok dito, guys. Ayan, maganda rin yung pagkakakrimp natin. Ayan, pareha sila. Ayan, dito naman, guys. Ayan, may konting umbok siya. Konting-konti lang. Ayan, kikita nyo. Okay, so ang gamit kong Cat 6, guys. Tingnan natin kung makikita sa label. Dinampot ko lang kasi ito, guys. Extra ko lang ito, eh. Okay, check natin. Wala nakalagay na brand, guys. Okay, pero matigas to, guys. Ayan, kaya matigas to, guys. Kasi pang outdoor to, may kita nyo, ano. May plastic sa loob, tapos may parang kulay gray pa na shield. Tapos itong kulay itim na to, ito yung makunat, eh. Ito yung matigas. Okay, so yun yung comparison ng dalawang RJ45 natin. Ayan. Okay. So, yun lang, guys. O nga pala, guys, nabili ko tong RJ45 natin sa Shopee sa halagang 260 pesos, hindi pa kasamang shipping fee. Ayan, ayan yung brand niya, MP
Zan Hong. Okay, 100 pieces siya. Ayan, kung gusto nyo rin bumili or itry, ilalagay ko na lang sa description yung Shopee link niya. Okay, so kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.